So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Hoy Sal! Sal! Hoy Sal, gising! Ano ba naman yan, Sal? Kumain ka nga, paminsan-minsan, para nang hindi natutuyo yung utak mo. Kung ano-ano na namang kahibangan ang pumapasok sa isip ni Sal! Grabe ka na, Sal! Binabagyo na ang bansang Pilipinas, ikaw, ganun pa din, Sal? Walang character development, Sal? Kaya tayo binabagyo eh, dahil sa mga mindset niyo eh. So ngayon, mga minamahal, mayroong pakulo itong si Sal. Grabe ka, Sal. Tama na, Sal. So, ano yung pakulo ni Sal? Sabi niya, itong si former President Duterte dapat tumakbo daw mayor ng Davao. Tapos, kapag 2028 election, syempre, di ba, 3 years lang yung mayor. One term is 3 years. So, pagdating ng 2028, tapos na siya. Pwede daw tumakbo bilang vice-presidente ng bansang Pilipinas. Sal naman. Matanda na nga yung tao. Halos hindi na nga makapaglakad ng maayos. Bubulol-bulol na nga makapagsalita. Papatakbuhin mo pa? Grabe ka, Sal. Grabe ang pagiging sip-sip mo, Sal. Kala mo, hindi kami nakakahalata sa'yo, Sal? Halata ka namin, Sal! Nakikinabang ka lang sa kasikatan nila, Sal! Mali naman yung paraan ng pakikinabang mo sa kasikatan, Sal. Huwag ganun, Sal! Mga minamahala, imagine, kung tumakbo bilang presidente itong si Sara Duterte at maging vice-presidente ang mag-ama, hindi nyo ba na-imagine ang mukha ng bansang Pilipinas? Hindi, mga minamahal, to be honest and to be serious, hindi nyo ba na-imagine ang bansang Pilipinas sa mukha ng mag-amang yan? Maging presidente itong si Sara Duterte na mayroong saltik sa pag-iisip? Diba? May narcissistic personality disorder. Mayroong IED. Mayroong pang ASPD. Gusto niyong maging presidente yun? Isip bata? Kung mag-isip childish, walang sariling desisyon, spoiled brat. Tapos itong kanyang ama din, naku Diyos ko. Kaibigan nyo, mga durugista. Tapos gusto nyo maging presidente? Itong si Sara Duterte nga, ni hindi ko nga makitaan ng talino. Lawyer na lawyer, ba? Vice-presidente ng bansang Pilipinas, tagapagtanggol ng isang pugante? Best friend? Yung mga drug lord? Di umano? Ay naku, Sal naman. Diyan ka na lang sa gilid, Sal, tapos gumawa ka na lang ng ano, ng himala, Sal. Yung matanda, hindi na nga makapagsalita ng maayos. Hindi na nga makapaglakad ng maayos. Diba? Tapos, Sal, papatakbuhin mo? Grabe ka, Sal. Ikaw, Sal, ha? Ay, nako. Ito yung balita, mga minamahal. Sa mga sinabi ni Sal. Kakaloka to? Ewan ko ba dito kay Sal? Grabe ka na, 2024. In Presidential Chief Legal Counsel Salvador Padelo, daw walang tatalo sa Duterte-Duterte tandem sa 2028 presidential elections. Ayon kay Padelo, kasama siya sa nanghikayat sa... Walang tatalo ay palubog na nga eh. Walang tatalo kasi palubog na. Grabe ba si Sal?
dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang vice presidente. Magiging katandem nito ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sabi ko, tumakbo ka mayor. And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang vice president ng anak mo. Pag Duterte, Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng alalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Sagot naman anya ng dating presidente, bukas ito sa lahat ng posibilidad. Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte, Duterte, tingnan natin. Ganun naman yun, hindi niya sasabihin sa iyo. Dagdag pa ni Panelo, ang una niyang payo sa Pangulo ay tumakbo muna ang mayor ng Davao City sa 2025 elections. Pero wala pa rin anyang partikular na sagot dito ang dating presidente. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Grabe na yan, Sal. Ano ba namang mindset mo na yan, Sal? Alam niyo, ang tendency nito mga minamahal, hunger for power. Gusto lang talaga nilang makagante. Ganun yung mangyayari mga minamahal eh. Kaya walang silbi yung politika sa bansang Pilipinas kung minsan. Kasi tulad nito, itong ating administrasyon, nilalabanan ng masama. Oh, sino ba yung masama? Oh, hindi naman natin sa sinasabing sila digong, pero mostly ng mga ginawa nilang pamamalakad is hindi maganda. Tapos, ngayon, na kinukontra yung kasamaan na ginagawa, nagagalit sila. Diba? To the point na si Sara Duterte, nagsalita na. No, sabi niya, pasensya kay OJC, kung hini mo ko na iboto nyo si Marcos, nagsisisi na ako. Ako lamang ay nabudol sa ano, sa platformang unity at continuity. Yan. Yan yung sabi ni BP, ba? Diba? Kamo, hindi lang nasunod yung gusto nyo. Kamo, hindi lang napagbigyan yung mga gusto nyo. Kaya ngayon, galit na galit kayo at gusto nyong makabawi. So ngayon mga minamahal, paano iboboto ng mamamayang Pilipino bilang presidente itong si Sara Duterte na in the first place, walang utak? Hindi marunong i-defend ang kanyang sarili. Spoiled brat, walang pakialam sa West Philippine Sea. Kaibigan yung mga drug lord di umano. Kaibigan si Kibuloy na isang pugante, wanted, human trafficking, sexual violator, mayroong warrant of arrest. So paano ay pagtatanggol itong si Sara Duterte ng mamamayang Pilipino? Eh wala namang ginawang matino. I'm just stating the facts, mga minamahal, na wala talaga, palubog na. O dito pa lang sa issue ng ano, yung Pogo. Diba? Issue sa ICC. O diba? Ang dami nilang issue. Despite na ang dami nilang issue na katarantaduhan, iboboto nyo pa ba yun? Sinong tangang buboto sa ganun, mga minamahal? Grabe ka na, Sal. Sal, alam mo, magtigil ka, Sal. Ikaw talaga, Sal, eh, no? Kung ano yung sinasalsal mo ng mga, ano, mga mungkahe? Well, choice nila yun kasi nasa democratic country tayo. May freedom of expression tayo, may thought tayo na ilahad ang ating sarili, ang ating nalalaman, ang ating ekspresyon. Pero kung mayroon kayong kahiyan, my God, kung mayroon kahiyan itong mga Duterte, hindi nila to gagawin, hindi sila tatakbo. Well, pero choice nilang tumakbo at hayaan natin mga minamahal na madurog sila. Kasi diba ang tatapang nila na hindi daw mananalo ang Marcos kung wala ang Duterte? Kamo, hindi mananalo ang Duterte kung wala ang Marcos. Walang magiging presidenteng Duterte, ginamit ninyo ang mga Marcoses. Binudol nyo ang mga Marcoses 2016 pa lamang nung tumatakbo ka bilang presidente ng bansang Pilipinas. Kaya wag mong sabihin na walang Marcos kung wala kayo. May kalungkutan din sa pag-iisip tong mga to. Well, sige, tumakbo kayo. Tingnan natin. Tingnan natin kung hanggang saan yung power ninyo. Tingnan natin kung gaano kadami pa rin ang susuporta sa inyo. Nag-rally kayo dyan sa Liwasang Bonifacio, wala nga pumunta kanina eh. Oo, mga minamahal, walang pumunta. Iilan na lang sila.
Kaloka? Huwag ko ba dito sa mga to? May mga ano sa pag-iisip? May mga sintu-sintu? So anyway, yun mga minamahal. Kayo, ano yung opinion nyo dito? Grabe ka na, Sal. Sana all, Sal. Sana all na lang.